May the power of the Son and the Holy Spirit. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. We commemorate the feast of St. Francis of Assisi. Come and let us God's Father and God bless us as our Lord, pardon us. I confess all my God. With all my ways, you
Kaya ito rin pa naman yung
tungkol sa panawagan ng buong kapal. They believe that they have chosen the better part. Patuloy na po ang bawa po isa ng pagkawalawa natin sa daybreak dito. Mas magandang, mas maraming pera, mas maraming kayamanan, mas malawa ang influensya. Ay po iniwanan. Kung isa iniwanan ng example ay pinagliliw natin sa araw ngayon na pinibigyan yung kanyang pagmamahal sa mga mukha na nagpapahayag ng kanyang pagmamahal sa Diyos. At hindi po yung makita namin ang pinili ni Maria. Yung makinig kay Jesus, makipag-usap kay Jesus. Hindi dahil sa hindi yung malagay o paghahanda sa bisita. Pero, bahagi mo yun. Alam nyo, kung isang dahil na kapag pinag-usapan mo yung bisita, baka magkawisan na pagkita yung mga ganito. Kung isang kapag tayo nagahanda, kapag tayo nagkakaroon ng mga kapels, kung isang hindi malamang natin mga bisita na kausap yung bisita. Hindi lang mo yung hindi natin nakakausap yung nandiliwa. Madali mo yun kasi pwede natin magbigyan ng pagkakaon na makakausap natin yung nandiliwa. Pero kung ikaw yung nandiliwa, makausap mo na yung lahat ang iyong bisita na nakakapunta. Kahit konti man lamang. Kasi kung isang nakikita natin sa mga affair, kasi bakit? Hindi na sila nagpunta ng mga manda. Pwede nilang kainin sa bahay nila. At maaari na mas masarap ako sa inyanda. O maaari mas marami pa doon sa inyanda. Pero nagpunta sila o para mabago ka, makasama. At yung sana huwag natin kalimutan. Huwag natin kalimutan. Kung kumisa na sa atin ay nakatulog na ang tayo mo sa mata. Wala ka mo sa tao. Eh, magkano? Yung ako sa atin, makita mo na sa Panginoon. Heavenly chosen, the better part. Sabi na namin si San Francisco ng Assisi, ay iniwanan na ang lahat ng karamihan. Itinakwil na lahat. Ilubad na lahat para sa Lord kay Jesus. So, mga kapatid na maraming tao, lubulubo ito. Pero sabi na natin, St. Francis had chosen the greater part. Na patuloy na yung pagkaya dalagal ako para sa panuka. Para sa mga nangyayang. Para sa iba, walang wala. At pwede po siguro yung pakita namin na pag-ihama namin sa pag-ibigay ngayon sa araw. And in Joseph, the great of God. Kami, makipag-unahin ni Jesus. Pero, kasi hindi ka po rin yung mga kustado ng pagkain. Sabi natin ito, prime and how most importance of prayer. Kaya di ko patuloy namin yung pinagaya na maging bahagi na wala ng ating pagkilos bilang bahagi ng parokya ito, yung ating prayers, yung ating 7-7 na may pagpatuloy natin yung ating pagkataan sa panagasakramento sa Allah.
natin ay kung matatagpuan natin itong labing dalawang oras ay hindi mo maging mabigat kung magkibigay tayo ng panahon. Sabi nga natin ay kasing ako isa na walang tao ay may mutun. Sabi nga ako ay kung bawat isa sa akin ay matuloy na isa man sa mga oras ko yun ang lingay. Then, 11, then, 12, 1, 2. Kung gusto man, Di malam pertama, nak kalau bangun ni, hebat. Orang itu baru nak isi, orang itu nama hebat, kalau nama itu revelation. Kalau itu nama yang paling dalam dengan komision nama kalau kita tahu nama, hebat itu rosen, the greater part. Yung tamang ay tamang-isip lamang, hindi nagkakaroon ng kadalaman. So, makikita po natin yung kadalaman na kadalaman. At alam niyo, isa sa mga biyay na nari sa atin yung nagkakaroon. Hindi lang sa pagkakaroon, tayo ang tara sa atin. Hindi lang sa pagkakaroon, tayo ang tara sa atin. You know, kaya po yung mga big system ng bawati. Kasi yung social equality ay bago po yan minadala ng mga building dreams. Kasi alam nila na ito ay walang tingin na pagkakasal. 24 hours. Kaya ang tayo ng punta sila doon, ang oras, kaya ang talagay ng kanasan. Hindi naman tayo tutulad lang sa mga mabang ng doon. 24-7 talaga sila. Yung aming naman ay 12 hours every week. 12 hours every week. Nagagawa ko, talagang gusto namin piliin ang hindi na pamamuhin. Ay bago na sa pumapalibago sa karanasan ipalibago sa karanasan San Francisco ng Assisi na nagbibigay ng panahon para sa Diyos na ito na makapagin maliwanag ng kasalanan, pagpili din sa lahat na pangalanan natin ang Panginoon ng Yesu Kristo. At yun po, ay hindi na pangalanan natin na lalagawa tayo pamili nangihil ng mabuti sa ayon sa ating pananampalataya. At yan po, yung mismong pagpili ng mabuti, alam mo, sa atin na sisimula na by prayer. By praying. Doon pa rin yun. Doon pa rin na sisimula ng tamang pagkilos ng Diyos. Na kaniwala ko yung pinakita sa sa Ebanghelyo ni Santa Maria na kapatid na Martha at Lazarus. Kaya kahit na kumisa sa pagkailan din po na natin ginagalapan ay balintag. Kaya saan ako naman kalimutan na ito? Yung pagpili para sa pagkakasal, ang kalangang magdasal, ang magdasal lalang-lalang sa pagkiyos ng aming parokya, ng
masalah kami juga puna. Saya tidak usah dengan Tuhan berbeda. Sebenarnya sebabnya usaha tak. Ayy. Mahita kerana mahita kerana tidak ini nilai akhir nama buku ano sebelum aku tidak ada waktu yang aku bisa dinilai pembesar apabila anak kita ini sebentar yang problem anak kita Antito, maginya may problema sa trafik, may problema sa transportation, problema sa corruption, ay kumisan po hindi magbibigay na hindi na paglalaman. Sa pagkat, kumisan na sa bibigay natin, ang hindi naman mabuting o pinili natin ang hindi hindi na mabuting o pinili natin na mali yung pahihilan yung mga buro yung mga bagay na hindi kayo sa lapang ng buong kamang wow kasi hindi namin tinimulan sa pamakitan ng panahon. Hindi namin isimulan ng panahon. Kumisan na kung saan ka, kung saan tayo nagkakasama, para sa Pedro, makapagamat ko kayo kasi sabi na natin yung mga Pedro, Brian, yung mga kasi yun kung yung aming itinuturo na Pedro, Pagliyo, de Nuestra Señora de Remedios. Yun ay re-remedyuhan mo lang kasi may sila. Kung isa din ang ating idea, hindi. Ba't na pinigay mo lang may sila para mag-remedyo? Bakit hindi ba tayo pwede tumawag ng Pagliyos na magbibigay na ng solusyon ng problema na ating inaharap? Pero bakit kasi hindi namin nagagawa? May nagtarasa. Pero hindi po yung pagtarasa lang tayo lahat na ikaw dito magtasal. Kaya tayo ng ikaw dito magtasal. Ay makita po namin kung lahat tayo ang kailangan na magtarasa. Ay hindi lang po yung mga monghe at mga mona ang dalagitan ng mga para sana ito inanamis natin para sa ating parokya. Particular sa panalangin natin para sa mga isakit sa mga nagkaalaga ng mga isakit. Pero sabi natin na kinakailangan pinili natin ang hindi mga buti. At ano ito? Panalangin. Yung utal, yung kapusaki sa Jesus. What's the process of the counsel? Kasi sinunod yung kalungkot ng Diyos. Kapag yung nasunod pa yung kalungkot ng Iglesia, Iglesia, sa sasa ng Iglesia, hindi sa lato. Hindi sa world media. Hindi sa anong pasa ng announcement. Kundi sa Scansion Prayer. At yung mismo prayer ito, simula ng pagbibig sa ibig ng mabuhay. Doon nagsisimula yung pagbibig sa ibig ng mabuhay sa pamagitan ng pagdalaan. At kung yung magtutuloy-tuloy na, pero kung yung pagbibig, yung panalangin. Kasi kung isa yung panalangin natin na ito, ang kapag may problema at saka tayo magtarasa. Hindi
kinakailangan tayo magkakasama. Yun po yung nakita natin sa buhay ni San Francisco ng Assisi. At yun yung patuloy na ginagamit sa tayo sa buhay ni San Martin de Porres. No, para lang kanyang tatawin, yung kanyang tinigilin sa inyong iwanan ng ito ay partidos na tama sa Diyos. So, hindi ko sinasabi kung hindi na pwede magkakalit. Sige, di ito ma. We are subject for limitation and failures. Hindi ko sinasabi, pero hindi ko sinasabi, nakikinigilas. Kasi bakit? Kasi hindi yung kagandahan ng pag-usap sa Diyos. Sinasala ng Diyos yung ating programa. Hindi lang po yung ating programa. Hindi lang po yung ating plano. Kung anong gagawin natin, kung paano natin gagawin. Pwede mo din sinasabi ko yung aming intention. It purifies our intention. Kaya kung nagsisimula sa pagpili na hindi na mamuti, yung sino na pagpili ni Pagpili? Ang alin? Ang pakipag-usap ni Jesus. Yan ang pagpili mo ng pagpili. Ang makausap sa Jesus. Kaya, ito ay patuloy na araw na araw ko ng usap ay pakita mo natin. Sa buhay, hindi naman lang kinakailangan na tayo lahat ay talibang 24/7. Ito lang ang mga panahon ng usap na makita. Pero sa pagpapatid pa, may isa buhay natin, tayo magkasal ay yung gulong natin pagkakaroon ng pag-aaral ng Diyos para sa mga miskin, sa mga nag-aalaga, sa mga miskin. Because you would like to respond to choose what is better. So, patuloy natin siguran sa pag-aaral. Bahagi mo ang usan ay ang kaibigan ay yung makakalimutan. Kasi bakit? Ngayon kapag may problema ang tao, hindi siya manalangin na kinakailangan ito mo ng gagawin mo. Kapag pagkata, tsaka ka lang hindi ang tulog sa Diyos. Hindi ka lang ang tulog sa Diyos para kung pag-aaral ito man. Ay kung isa, dahil na. Dahil na para kung ito man. Kaya kung isa, na hindi ka lang ang tulog sa Diyos para kalamayan mo. And then, just kung isa na sabihin namin, kasama na kung maraming sinig tayo ng mga ng Diyos. Hey, palihin mo, proseso ng iyong pag-Diyos. Sa nangarap ng pag-Diyos, hinausap mo mo ng Diyos. Kasi doon mo sisimulan mo ang pinig ng pag-ibig, nakikinig, na mabuti.
through Christ our Lord, according to the power of his salvation and your sins, and make your church fruitful, which strengthen your brethren, and offer us your signs of God, and that your saving essays may be fulfilled. The raving song of the angels carries, the fervent prayers to sing us in the Holy Spirit. And so, with all the angels and saints, we do give you thanks as an exaltation. Be amazing.
practicing chamber on this as a few years ago. In the garden of our Savior, Jesus Christ. When you were here, you spent your life loving God
Now that you be in the presence of God, and mercy for us, and pray the divine position, to give us health of soul and body. Amen.